Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So dito ngayon sa The Granary sa may Biñan Laguna para ipakita sa inyo ang model unit na ino-offer nyo dito sa project na to. So ayan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa po ko real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for Amara single attach. Okay. Kasi Amara single attach ay merong minimum lot area na 45 square meter and a floor area of 43 square meter. 2 bedrooms, 1 toilet and bath, semi-complete. So, may papakita ko sa inyo kung bakit siya semi-complete. Meron siyang carport and available through PAG-IBIG financing. Okay? So, itong kabila, ito yung actual turnover. And ito naman yung dress-up unit nila. So, pareha silang papasokin yan. So, pakita ko muna sa inyo, ipaliwanag ko muna sa inyo itong unit. So, ito yung kanyang firewall ng kapitbahay niya. So, ito yung pinag-uusapan natin ng bahay. Ito yung firewall ng kapitbahay niya. So, itong part ng bahay na to, nakadikit na rin ito sa firewall ng kapitbahay niya. No? So, may makita niyo para sa new space na yan. And then, ito palang actual turnover nila. Pansin niyo, may firewall din siya dito sa likod. Yung pinakalikod niya. So, hindi talaga, wala talagang firewall yung part na yan. Pero, in-extend nila yan para makita ni buyer kung in case na gusto niya palaki yung bahay, pwede niyang gawin yan. Ano? So, yung firewall talaga ng bahay mo, nandito sa part na to. Okay? So, ito yung kanyang carport. So, I think kasyang-kasya naman kung mga sedan. Wag lang mga pickup or SUV. Baka lumagpas na siya dito sa sidewalk. So, mula dito sa sidewalk, I think mga 3 meters po ang setback na to. Mula dito sa sidewalk hanggang dito sa bahay mo. So, pagpasok sa main door, okay. So, ayan. Yan yung kanya main door. 90 centimeter ang lapad. And ito yung sinasabi ko sa inyo na semi-complete pa lang siya. Kasi wala pa po siyang tiles. Pero yung tiles lang naman ang kanya kulang. Yung pader niya makinis na. Maganda na. May kisame na siya. At meron na po siya mga bed partitions sa second floor. Okay. So, ito yung pinaka-living area niya. Mamaya makikita niyo po kung paano magkakasya yung mga gamit. So, para sa akin, maganda yung ginawa nilang setup or interior. So, dito yung dining area. So, dito, meron ka pang maliit na space. I think pwede mong gawing storage or pantry. So, diretso siya. Papunta sa lang. Diretso ko lang. So, yeah. Ayan, basta diretso siya. Pwede mo yung bubungan. Diba? And then, ito naman yung pintuan from carport, papunta rito sa kitchen. So, kung naghahanap kayo ng laundry area, ito yung sasuggest ko sa inyo. So, meron ka pa namang space dito. No? So, I think mas maganda kung lagyan mo siya ng bubong dito sa part na to, hanggang dito, sa kanto na ito. Okay, so ito yung pinaka-space mo for laundry area. Okay, so next naman, ito yung kanyang kitchen and yung kanyang sink. Ayan, countertop. And may space ka pa for built-in cabinets sa ilalim. So yung hagdan niya, so buhos siya. Pero wala pa siyang mga tiles din, ano? So, lalagyan mo din siya ng mga tiles. Yung mga railings niya, mga 2x2 na tubular. So, ito naman 1x2. And then, ito yung common toilet and bath dito sa bahay na to. So, kung papansin po ninyo, wala siyang bintana, pero may exhaust siya. So, ito yung exhaust niya. And yung tiles niya, yung shower area lang po ang may pader, may tiles sa pader. And then, ito kasing toilet niya and lavatory, wala na pong tiles. Ano? So, yun yung actual turnover ng toilet and lavatory. Dito naman tayo. So, second floor. So, yung kanyang mga steps na hagdan, sakto lang. Hindi naman po mahirap akyatin. So, first bedroom. So, ito yung medyo lumaki na bedroom. Kasi nga, na-extend siya papunta doon. So, yung talagang bedroom na ito, hanggang dito lang sa may bintana na ito. So,
ganyan lang siya. Pero mamaya makikita nyo, kasyang-kasya naman po yung mga kama at saka yung kanyang built-in cabinet. Dito niya nilagay sa part na to. Yung mga bintana pala niya, aluminum sliding window. And meron siya mga awning type. And then dito naman, yung master bedroom. Sa master bedroom, ito rin yung pwede mong gawing space for built-in cabinet. Mamaya po, makikita natin kung paano nagkasya yung mga gamit na yan. Ano? And then ito yung space for master bedroom. Okay. Okay, so meron din siya corner windows. Siyempre, kapag kami ganyan, malaki yung bintana niya, maganda yung kanyang lightings sa kwarto, tsaka yung ventilation. So ngayon naman, punta naman tayo sa dress-up model. So, okay. By the way, kung interested po pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede niyo pa ako kontakin sa akin Facebook page na Open House by Chad Ricafort. Sa price pala nito, nag-range yung price niya na sa mga 2.5 to 2.6 million. So, check niyo na lang po yung description. So, same na same lang naman po yung labas po ng dress-up model. Pero pakita ko sa inyo kung paano nagkasya yung mga gamit. Ano? Pagpasok po ninyo, naglagay pa sila ng malaking cabinet dito. Tama-tama for interior decoration. So, yun. Yung living area niya, entertainment area, dito nilagay. Naglagay siya ng sopa. Malaki pa yung nilagay niya sopa. Pagpasok mo, naglagay sila ng, ng salamin para mag-reflect at magmukhang malaki yung bahay. And then, dito naman, ito yung kanyang dining area. So, tingnan niyo po, no? Four-seater dining table. So, nagmukha siyang malaki kasi may salamin siya dito. Pero maluwag pa rin naman. Kayang dumaan dito or sa kabila. And ito yung kanyang kitchen. Na saktong-sakto yung laki. Meron ka space for refrigerator. Pwede mo ilagay yung ano mo dito, induction cooker. And then, yan. Yung sink niya. And then, dito po sa kanyang hagdan, nilagyan lang nila ng tiles. And yung kanyang toilet, wala naman po nagbago. Okay, toilet and bath. So, next po, akit naman tayo sa second floor. Okay. So, ito yung actual size ng first bedroom. Okay, so single size pero may space pa rin dito para sa side table. And then, ito yung built-in cabinet niya. So sabi ko sa inyo, tama-tama pa rin yung size ng mga kwarto. And then, ito yung kanyang master bedroom. So built-in cabinet. And double size bed. So, I think kasya pa rin naman ng queen size bed, pero baka mawalan ka na ng space for side table. So, tulad niya, napapansin nyo, nagmumukha siya malaki kasi may mga salamin siya katulad niyan. And then, so, ayan. Naglagay pa siya ng TV dito, ano? Okay, so, yun lang po. So, kung gusto niyo po makita ang contact details ko, check niyo na lang po yung description. At saka yung computation po. Nandun na rin po sa description, ano? Okay, so pagdating naman sa mga nearby establishment, malapit po siya sa mall, Pavilion Mall, or Central Mall sa Biñan. Sorry, sa Robinson at SM, malapit lang din po siya. Sa mga school, napakaraming school din na malapit. Perpetual, and yung mga public school, may malapit din po, ano? Sa hospital naman, okay, perpetual pa rin po ang hospital na malapit. Sa palengke, napakalapit din po sa, syempre sa bayan ng Biñan, which is napakalaking palengke po, no, ang meron doon.
Okay? So kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bought property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yan lang po at maraming maraming salamat.